So mapapansin nyo ang mga salita at kung saan gamitin ang ana. Basahin ko sabay medyo intonation ng mga Arabo at ang meaning. Okay? So yung ako at saka yung ko. Okay? Ana roh ila kwait asan sugul. O kaya, ana roh ila kwait asan amal. Minsan wala na rin yung ila. Pwede na yun. Maintindihan naman. Ana roh kwait asan sugul. Ana roh kwait asan amal. Ako'y pupunta kwait para trabaho. Sugul ana kadama. Sugul ana kadama. Ang trabaho ko ay kasambahay. Zawj ana mafi sugul. Zawj ana mafi sugul. Ang asawa ko ay walang trabaho. Metaratib ana. Madam, metaratib ana. Kailan ang sahod ko? Okay, tapos si madam naman ang magsalita kunyari. When jawal ana? When jawal ana? Asan ang cellphone ko? Pero dito, meron silang expression na kanya-kanyang gamit. Pag sa Saudi, usually ang sasabihin nila, hug. When jawal hug ana? Yun, yung salitang hug. When jawal hug ana? Pag sa UAE yata, parang ginamitan nila ng maal. When jawal maal ana? When jawal maal ana? Okay. Pag sa Kuwait, ewan ko lang kung yun ba yun, sasabihin nila, taba. Okay. When jawal taba ana? When jawal taba i ana? Okay. Hindi yung taba nyo na kulang ng exercise. Taba na expression ng mga Arabo. Okay. Tapos sabi, intifimus kila? Pagka medyo malungkot ka nakita ni madam, kaya tawagin ka, Talif Lagbini, intifimus kila? Intifimus kila? Ikaw ba'y merong problema? Ila, hindi rohay magkala. Okay. Sige, ikaw punta ka ng grocery. So pag merong ruhi, para siyang mag-uutos, at usually babae ang tinutukoy pag ruhi. Kaya hindi mo siya pwede gamitin doon sa sabihin, ana ruhi, ana ruhi. Kaya yung akong pupunta, pagka gusto mo sa yung ako, kahit walang ana, lagyan mo ng a. Aruh quite, ana roh magkala, aruh, ako ang pupunta, ganun, aruh. Alright? Okay? When jawal ana, so kahit wala yung taba, wala yung maal, wala yung hug, maintindihan na yung when jawal ana, asan ang cellphone ko? Okay? O kaya kunyari naman, ang itinatanong mo ay sahod. So anong sasabihin mo? Madam, when ratib ana? When ratib ana? Asan ang sahod ko? Okay? O kaya naman, prinamisan ka ni madam, nabigyan ka ng cellphone, pero hanggang ngayon wala pa, at gusto mo siyang binirong paalalahan na saan ang cellphone? Okay? So, pwede mo gamitin ang madam, when jawal ana? Meta ang gagawin. Meta, kailan? Pwede yun. Madam, ayo, meta jawal ana? Meta jawal ana? Nasit mo nga, nasit. Inshallah, bukro. Ang sabi mo kasi, madam, kailan ang cellphone ko? Parang nagpaparamdam ka lang, okay? Ayan. So, ibalik natin sa... Okay. And then, yung inta at saka inti. Inti si muskila, ikaw ba'y may problema? Intro hibakala, ikaw ay pupunta ka ng grocery. Kam walad inti, ilan yung anak mo? So pwede nilalagyan doon ng hag, kam walad hag inti. Okay? Kam walad tabak inti, tabak. Alright? Este sa winti, este sa winti, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? O kaya, shoe.
Termalinti. So termalinti. Meron ding Arabic ng ganon sa mga bandang Jordan, siguro Syria or Palestine. So termalinti. Anong ginagawa mo? Okay. Alright. Ibalik ko muna ng ganon. Tapos, minwen inti. Minwen inti, from where you, taga saan ka? Okay. So, kunyari, bigyan ko lang kayo ng sample. Si Madam, ay yung asawa ni Madam, medyo ibang lahi ang napapansin mo. Hindi naman mag-Arabic. Tapos, o kaya, oo. And then, tinanong mo. Okay, parang ibang bigkas ng salita niya. Tapos, tinatanong mo si Madam. Okay. Madam, taga saan ang asawa mo? Taga saan ang asawa mo? Okay. Sino ang makaka-Arabic nito? Sino ang mag, ano? Sino ang kayang sabihin kunyari? Madam, taga saan ang asawa mo? Kasi pag sinabi mo, minwen inti, taga saan ka? Okay. Ngayon, ang tanong mo, taga saan ang asawa mo? Meron ba? Asawa lang ang nandito, ha? Madam, taga saan ang asawa mo? Minwen. Ha? Wow, ang gulo. Okay. Minwen zoj inti. Madam, minwen zoj inti. Okay, taga saan ang asawa mo? Pero huwag nyo nang itanong kay Madam, baka mamaya sasabihin niya gusto mong hiramin. Okay, majino na inti, baliw ka. Okay, baliw ka. Pag babae, majino na. Pag lalaki, majino. At palitan mo ng inta. Para lalaking lalaki talaga ang kausap mo. Majino ninta. Okay, alright. Ang si nasa Huapi Manila, siya ay nasa Manila, lalaki ang pinag-usapan, huwa, he. Ana fi matbah, ako ay nasa kusina. Okay, halimbawa, ana fi sayara. Okay, ana fi sayara, ako ay nasa sasakyan. Pero pag nasa loob ka, okay, pwede mo dagdagan ng salitang dahil, sabi ng iba, juwa, sa manual ni juwa, ana fi dahil sayara, ibig sabihin ako ay nasa loob, o minsan wala na yung fi, ana dahil sayara, ibig sabihin ako ay nasa loob ng sasakyan. Alright? At ang isang fi ay meron. So, siyempre, ana fi fulus, ako meron pera, walad ana fi humma, ang anak ko ay merong lagnat, okay, maindi o kaya mafi. So, normal na wala is mafi, hiya mafi zoj, siya ay walang husband, walang asawa. So, ibig sabihin, babae ang pinag-usapan. Hiya, opposite ng huwa. Okay, pero ang maindi ay wala ako, maindi rasid, wala akong balance, wala akong load. Okay. Andek, meron ka? Andek aulad, meron ka bang mga anak? Andek starf, meron kang barya? Okay. Pero meron ibang yung salitang barya, meron yung silang ginagamit. Fak or may isa pang nukod o iba pa. Andek muskila, meron kang problema? Okay. Andi, meron ako. Andi jawal basma fi syariha. Meron akong cellphone, pero walang SIM card. Okay? Ayun, meron akong cellphone, pero walang SIM card. Ang andi syariha, meron kang SIM card? Aywa. Oo. Aywa. Andi syariha basma fi rasid. Meron akong SIM card pero walang loan. Pero may mga iba rin na gumamit ng kurut,
hard kasi krut o kaya takbia ang bigkas nila ng load. Kasi ang receive ay balance load ng lahat ng klaseng load. Okay, and I thank you.